dito nung Aura PH, nahuhuli mga lodi. But right now, sabi ng execration, sige, go back to the basic muna tayo, YSS Matilda, and even the rain news dito sa side ng XM. Meanwhile, Aura PH banning out Luo Yi, one of Etomax. Okay, Etomax hero as well. Makatito ha, ito yung talagang nagsusurprise na Luo Yi. Minsan nga lang nang bebet. Ito yung paprank ng Luo Yi. Isa lang yung papasok. Baga, ano, magda-diversion. Diversion, isa lang yung laman. Exactly. Ayan. Pero execration removes the two. So Aura PH dito, since wala pang tank and another strong side lane, yung execration, this possibility na tank ang tanggalin nila rito, no? Sino pa ba? Sylvana is still Sylvana. is still on the go. So possible tanggalin dito is yung Sylvana natin. Oh, pwede rin nila talaga magtanggal. Akay as well, pwede rin guys if they want to punish Shama dito sa Aura PH pang ipet. Kaso sabi nila, may Joed na, may back siya. Ano pa bang pwede aside from the Sylvana pick for execration? Mostly, ano pa ba mga pasok? Agreed, 1-1. The 1-1 of Kilra. Okay, no. Na ano natin, nalagpasan natin. Oo nga pala, 1-1 gods nga rin pala to, Baymax. Si Kilra ba tong Lods M? I just want to confirm if yung Lods M natin is Kilra. Oh, si Kilra. Mostly, tingnan natin guys, student, tinanggal dito na execration, so wala tayong makikita mga intersection moves. Wala. Actually, ano eh, kahit hindi siya choke kanina, yung Natalia niya intersection kasi Natalia. Talagang binabangga lahat eh. Wala nang liku-liko, pasok na doon sa loob ng jungle. Alam kapagad. Alam mo, pag head and collision, mahirap pag wala kang insurance. Mahal ang babayaran, Mahal Bayma. Talaga. Ay, sabi dito ng Aura PH, sige, sulitin natin, wala siya ng insurance policy ha. Bangga kung bangga talaga. But si Sephiroth pala guys, trivia lang no. So galing pala siya sa Final Fantasy, character pala siya doon. Oo, siya yung long kasi. Oo. Yung lalaking puti buhok na long hair tapos ang haba din ng spada and may single wing siyang ganun. Yes. Spada. Ayun, character pala siya sa Final Fantasy. Sorry na. Patawarin mo na. Si Roughly siya guys, okay si lang. Sephiroth. Mm-hmm. Ayan, pero right now. Nakuha nila yung Alice as well for execration, one of their comfort picks as well. Aura PH on the other hand, will they lock? Yes! Dunox and the Hayabusa tandem. Ako po, double mage. Meanwhile, ang pinaka mag-hyper carry nila, Hayabusa. They need to activate this lineup as early as possible, Baymax ha. Actually, I was looking forward na Lancelot yung ilalock nila since isa yon sa mga heroes na ginagamit ng isang JP. Pero hindi nila kinuha yon. Instead, they've gone for the Hayabusa. So this side ng excretion, this is going to be the Tigreal. So most likely, ito ay kay Chakno na and the Matilda is hindi na sa kanya mapupunta. This kind of lineup, maganda eh. Kasi comfort heroes to ng execration most of their lineups right now. Tulad nga na nabanggit ni Maring Athena kanina. But still, Aura PH, yung performance and on how they execute heroes, talagang mataas eh. Mataas yung caliber ng team na to. So let us see kung sino yung makakapag-uwi ng game 2. May load pa ba si Ginoong Valdez? Or isa-sweep na ng Aura PH natin, yung series number 2 natin. Tingnan natin kung maa-outplay ba ni Coach Dale si Coach Pac Bates, di ba? And right now, guys, heading na tayo sa ating loading screen. Please, your pulso ng masa, practice your right to vote. Nandyan po sa ating live stream yung ating pulso or mga survey. But right now guys, mag-ingay ang mga fans ng Aura PH because they are only one win away to secure the series. Meanwhile, mag-ingay din ang mga fans sa execration dahil there is still a possible of an all-one score best of 3 to beta. Yes, pero ito nga, let us go into the Land of Dawn. Aura PH versus Execration Series number 2, Game number 2. Umpisahan na kagad natin ang bakbakan. And as we can all see, item check lang din naman tayo dito ng mabilisan. Wala pang kumukuha ng Hunter's Knife natin dito. Pero there goes both of the hyper carries ng Aura PH and Execration. I really like where this is going because Joked nagbabantay na kagad doon sa jungle camp na kalaban. And he's actually trying to steal this green jungle camp. Pero I think mababantayan agad to ni Zapnu and ng Tigreal natin. And instead, sinecure na lang din nila kesa nga naman makuha. Mas maigi yun, parang. Mas okay na makuha namin kesa ng iba. Pero right now, possible switch lane. Yan talaga mostly kapag may back shot, spot lang dito. Shield unit. Hanap-hanap lang. And alam nyo naman guys, pag Tokyo Drift, Sogyo. Basta yun na yun. Last na yun. Shano kayong seryoso dyan sa comment section. Pero right now, spread positive vibes lang muna tayo, Baymax.
Yes. Yeah, wala pa naman masyadong skirmish na nagagana. Playing it safe, both of the team. Yes, nako, spread. Speaking of spread, nag-spread out yung damage ni Eto Max against... Ang sakit. Oo, ang sakit. Napauwi agad yung Johead natin dito. Whilst here comes onto the middle lane, gumugulong lang din naman. Hindi na mataan si Chakno on that single boost. Pero onto the bottom lane, mukhang magiging target pa ata yung Lunox natin. Mapipilita mag-back away, pero namataan lang din naman nung ating Hayabusa with the Quad Shadow dito, aggravating the enemy team. Pero with the Aegis, ang laki ng shield, syempre, ng isang Uranus with the health of this Matilda. Maganda ang rotation na ginagawa ng Execration as well as ng Aura PH. Wala nagpapatalo sa kanila as of now. Pero onto the bottom lane, Lord Hades ang ginagawa dito. Magiging target yung Lunox natin, pero disengaging Derman. Quad Shadow will connect indeed. Pero Shadow kill is enough nga ba to take the first blood? There goes the first blood para sa side ng Aura PH. Anong masasabi mo sa ganitong klaseng aggression na pinapakita ng Aura PH? Ganito ka aga. I like the confidence from Lord Hades. Talagang nag-ano siya, patience is a virtue. True, kita naman natin on the bush. Very confident that he could take one of the members of Execration. But right now, sa top lane naman natin, Lods M versus Boom Bagsak, he really has to move forward to, in order for secure for the stocks right now. Yung first turtle natin upper grass, pero there is an ejector na naganap. Ako, hindi na nga papunta sa likod, pero Mountain Shackle has been activated as well. Pumapasok din si Lodge M. Ang ganda ng damage output niya onto that middle lane, onto that middle of the enemy team. Pero mapapaback away dalawang miyembro ng Aura PH. The turtle is being aggravated by both sides of the team, pero I think ire-reset lang naman to because this is going to be a contest galing sa magkabilang team. And hindi nila gugustuhin since most of their members nag-uwian. Talagang tamang harasan, pero walang bakbakan na magagana. Pero onto the bottom lane, talagang babakbakan na Lodge M. Sa parang ratio, mali yata yung presuhan niya dito. Mapapatak Thunderbolt with Lightning, hindi very frightening kasi hindi pa enough yung kanyang damage. Pero onto the middle lane, Hayabusa clearing out the minion wave. Eto na naman tayo onto the turtle buff, maring Athena. Yung pwesto ni Zapno, maganda. Meron na tong implosion, so isang maling wrong mistake. Eto na, implosion with the slide, the knock-up, all not connect. Sabay nag-trigger yung wrong member ng Aura PH, pero with the whiz, Eudora goes down. Eto si Bumbagsak, medyo nahuli ng respo dito. Pero here comes the ejector coming from that Johead. But still, disengage siya muna ang side ng Aura PH dito. Ano masasabi mo doon sa ginawa ng Execration? Napakadaming pangyayari, pero wala pa rin ako ng first turtle natin. But right now, Execration, 4-man, yung rotation natin. Pero growing in na naman dito yung ating Johead ng Nox. Oh, the turtle has been secured by Execration and Johead. Speaking of Johead, siya ang mapipitas ni Kiel VJ dito with the Mountain Shaker just to locate the location of the enemy team. Was on the bottom lane, busy si Renzo dito na mag-cut lane and kumuha ng jungle camp. This is what's good sa Execration dito. Talagang hindi sila nagpapatalo. Tuto yung score natin, pero mahalos magkapareho lang yung gold. And sila pa yung may hawak ng kalamangan. Why? Nakakakuha sila, maring Athena, ng gold plating doon sa mga turret natin. As Baymax have said nga, kalaga naman na susulit dito na Execration gold plating. But right now, there is a clash naman na gaganap. Gusto nila na exchange. And going in dito with a shadow kill, killing spree will be secured by Lord Hades. I like it. KTA for the early 4-minute mark. That is 3-0-0 agad-agad. Pero dito, agad-agad din ang action. Oh, ang implosion. Ako, na-implosion dito yung Johead natin. He is falling down onto the hands of Patilda. Pero Sapno ang susunod na magiging casualty natin. Kaya VJ is running away under the turret. Pero yung Matilda natin, pipilitin tumakas dito against the box. Pero wala na siyang way of escape. Wala na siyang no choice kung hindi pumalag na lang din man against the box. Naipit siya, pero KLBJ onto the middle lane. Susubukan niya dumipensa dito, pero the gold plate is going to be taken by Aura PH. Was onto the bottom lane, Mountain Shackles be committed as well. Renjo na naman ang nagbibigay sakit ng ulo sa Aura PH. Good job on cutting lanes. Dito na si Eudora, nag-aabang connecting na yung standard though, is there as well. Kaso yung ating Lunox natin, enough damage out to kaba, pero the ejector and those missiles is enough to take Uranus. 5 minutes into the game, maring Athena, magkano yung kalamangan na magkabilang team natin dito? Wala pa naman masyadong kalamangan nila dati, around 200s pa lang naman, pero I just saw Curse Helmet appurchase na dito ng action natin. Bagsak, Toksa, Kakunata, taga mapapalag, pero going in naman. Grabe naman to! Yes, this is going to be a 3v1 yung Johead natin. Sinubukan pang Romespo, pero napigilan. Tama ka dyan, maring Athena. Inejector lang din naman yung Tigreal natin. Rotation ng Execration, talagang sumasabay na sila against Aura PH. Maganda yung ginagawa nila rito. Counter middle lane, na burst out pa naman yung ating Tigreal. Pero counter bottom lane, Shadow Kill is enough to help Lunox take down the Uranus. Snowball na, tama si maring Athena guys. Snowball na yung Hayabusa natin. And if we check the items dito ng mabilisan, I just want to see the item of the Hayabusa guys. Wala pa siyang gaanong item, Rapture Machete lang. Pero if you look at the items kasi ng Uranus natin, maring Athena, he forced Oracle instead of going armor build. Well, Execration onto the top lane, good job. Zone actually taking down two turrets
no, the second year and the first year threat has been taken down as well. Exactly. In terms of third takedowns, that is all 2 pa lang naman. Pero 7 for ating kill score, 6-minute intermittent mark. Pero right now, execution having a hard time in catching up dito kay Panamang Lord. Yes. Na napigilan yung early game potential ng OREPH, which makes it hard enough for them dahil there is a possible invasion as well sa kanilang mga jungle camps. But meanwhile, yes, Kelby true. Doing a great job in spreading out his wings, securing as much as possible lahat ng jungle monsters or minions nila. Right now, Sephiroth doing a great job as well. Commended yung Johed natin going in for the setups against Execration. Meanwhile naman, Blade of Heptasis na bili na sa wakas dito ni Lord Hades, which means na talagang papalag na to, DPS killer. Kumbaga, DPS killer na. Tawag sa isang Blade of Heptasis. And right now, that is a 4-man rotation onto the top. Gusto yata nila Terenzio, may salubong na magaganap. Oh. Unstoppable Force kinumit dito, pero this is Gizem Gizeman muna. Apat na miyembro on to the middle lane for the side of Execration na mapupuruhan dito. He's going to be the back side. Revitalize has been committed, pero wala siya dun sa loob. Outer tier turret has been taken down on to the middle lane. Open na ngayon yung mga jungle camps ng Aura PH, pero inhabol dito yung Eudora on to the top. Make it drop, pinipilit yung tumakbo, pero aabutan nga ba siya ng mga miyembro dito? Sandwich Method on to the top lane. Talagang mapapasok yung Eudora natin. Pipilit yung tumakbo para hindi na makakatakas. May iwan dito yung Lunox natin. On to the top, talaga susubukan niya pumalag. Look at the damage out to the middle. Bitawan niya rito with the brilliant taking down Gizun Shin with him. Pero hindi na siya makakatakas against 4 members. Pwede yung Hayabusa natin, auto middle lane, speed pushing lang din naman. Sepero talagang dinagambala yung mga miyembro ng Execration dito. Ayaw niyang pauwi. And as of now, hinahabol pa rin yung Johed. 3 of the members magiging target dito yung Reynos. Pero disengage siya lang din naman muna talaga for the side of Execration. Ang ganda ng ginawa ng Hayabusa natin dito. In-exchange niya yung mga kakampi niya para sa middle lane turret. And makabawi nga naman doon sa objective na kalamangan ng Execration. And right now, sila yung may kalamangan. Pero Lods, lumadive team pa rito. Pero with the quad shadow kill, pipilit tumakas ni Hades kasi hindi na nga. With the Shrieking Eagle securing him down, Big Daddy Greed might fall down as well. That is another good takedown para sa side ng Execration. The hyper carry is down, pero si Renjo may iwan. The stun will connect indeed, pero walang ejector yung ating tropa na si Sephiroth. Not enough damage pumasok dito with the implosion. Flicker si Zap, no. Pero syempre, mayroon dito mayroong pantakas yung Lunox natin. Maring Arena, ang ganda na pinapakita ng mag-abit ng team natin, pero si Zapno ang mapupuruhan. Look at the damage output of the Lunox, pero back away na lang din naman. Baksa onto the middle of the enemy team. Siya lang mag-isa talaga, medyo may katapakan, kaso mapapatakbo talaga because Execration talagang hindi nagpapatalo when it comes to team fights dito sa game number 2 natin. Napakatagal na naging teamfight natin, pero lumamang doon yung Execration. Why? Because they have secured one of the big objective, which is the turtle buff natin. Meanwhile, nagulo yung rotation ng Aura PH. There is a delay na nanararamdaman, and look at that. In just around 2 clashes, nakuha na Execration ng gold lead natin. That is around 2k, pero going in na naman dito si Sephiroth. Pero para lang, i-disengage sila pare mo Zapno or Chakmo. But right now, kinasabayan lang. In terms of top control, nakuha na dito na Execration as well as yung Alice natin. I think she has enough stacks already to palag or to make engagements against Aura PH. But right now, item check tayo. Clock of Destiny and even Enchanted Talisman. Napigyan na dito ng Alice natin, Oracle and Enchanted Talisman as well for Uranus. BOD para naman kay pare mong kill VJ. Kaya naman pala yung free hit niya, even the Mountain Shocker, nagkakaroon na ng damage against Aura PH. Necklace of Duras, next itemization for Matilda for the second item build, mga kaibigan, just to counter out dito si pare nating Baksha. But right now, guys, there is a pause para sa side ng Aura PH. Pero going back, Damas, I think 50-50 pa rin yung chances. Why? Because online pa rin naman or nakagagawa pa rin naman ng Hayabusa yung work niya. But the sad thing is that hindi na siya nakakasabay pag sa clashes. Lagi siyang nahihiwalay. Diba? To the point na... Actually, ang isang Hayabusa kasi, Maring Athena, isa sa mga weak points niya talaga is team fights. Why? Yeah. Yung ultimate niya kasi is needs to be focused on a single target para ma-maximize mo yung damage output. Exactly. Kapag team fight, syempre lima yung miyembro, so mahahati-hati sa kanila, kaya nami-minimize yung damage. And yun yung kagandahan sa Execration dito. Yes, yung Uranus natin lagi nagsosolo, pero the rest of the members lagi yung sama-sama. So hindi nila nabibigyan ng open area dito or ng space yung ating Hayabusa to pick off someone. And as of now, hindi niya na kayang i-pick off yung Uranus natin. Lumaki na yung buhay niya with the help of that
ano to, Enchanted Talisman, lumalaki na rin yung shields niya and yung damage output, kaya nakakasabay na siya against Lord Hades. Aura PH, medyo tagilid yung kalagayan nila as of execution, pero tulad ng sabi ni Maring Athena, guys, the game is still on the 50-50. Lord, 20 seconds until the respawn. Maring Athena, ano pa kailangan gawin dito ng aura para makahabol? What you've said, ayun talaga, yun yung nasa thoughts ko, and you've said it already, but right now, another team fight, Baymax. Oh, ang ganda ng ejector dito, Matilda is down, pero mapagbabakaway lang din naman sila. Ayaw nila magdikit-dikit. Sabi nila, isa lang, pwede na. Tapos pick off na lang ulit tayo dito. And si Boombaxel, talaga namang ini-slow down lang din naman yung kalaban natin dito. Mountain Shaker na commit na. So hindi alam ng execration yung position dito ng Aura. PH, the Lord is up for grabs and is going to be aggravated by both sides of the team. Pero Zapno rito, ang ganda ng sliding niya. Pero here comes the backside. Ejector na naman, galing sa joint natin. May implosion pa to si Zapno, kaya nag-disengage ang lahat ng mga member dito. Pipilitin niya tumakas. Pero Hades is on the go with the shuriken. Thunderbolt and lightning, very very fighting, and eto na ma-maximize na nga yung ating shadow kill with just two members of execration, dalawa lang sa kanilang palipat-lipat. Tumaas ngayon yung damage ng Hayabusa natin, and right now Aura PH has the space and the perfect opportunity to take down this Lord because walang masyadong damage output ngayon ang execration. Pumapesa pa rito si Lorenzo, kaso tinamaan ng knock-up dito, na-eject pa sa loob ng ating kalaban. Pipilitin niya tumakas, kaso look at the damage of the Lunox, hanggang mapapaback away, mamamatay din yata yung alis natin dito. Pero Lunox going to be taken down by the Matilda. The Lord tumutulong pa rito. Renjo ang kapalang shield, pero look at that. Bumbagsak might fall down as well. Renjo is still on the go, pero triple kill onto that Matilda. There goes Maniac and a wipeout para sa side ng execration. Maring Athena, anong masasabi mo dun sa playstyle na ginawa ng execration? Nalugi na sila ng una pero nakabawi pa. Kumbaga, napasubo na sila, nandun na kasi sa point na hindi na sila makakatras basta-basta. And execration going in with a Maniac doon sa Matilda ni Etomax, which means something na hindi mo talaga kailangan ibigay yung mga comfort heroes ng isang certain team as such as the execration. But right now, tingnan mo naman ko, halos kompleto si Kados na in terms of Arsenal as well. Even though nag-initiate ng teamfight dito yung Aura PH, they could easily get away with the guiding win na nagagaling dito sa execration. But right now, all 12 ang ating score, 12-minute mark on the clock natin. And around 6,000 na actually dito yung kalamangan against Aura PH. Winter Truncheon meron na rin dito yung ating Alice. Even though siya yung unahin, hindi na magiging enough sa side ng Aura PH. Right now, butas na yung mid and the top base turret of Aura PH. Going in na naman yata dito sila, Lods. Oh, ganda na sighting dito ng ating Tigreal, pero look at the damage output si Baxa, yata mapupuruan dito para Alice. And the lighting na sa loob, Eudora is going to be taken down, pero Alice ang nauna with the Lunok. Pero Yusenjin taken down the Eudora with the double kill onto that Hayabusa. And as of now, hindi pa sila nagpo-force onto the enemy base, pero triple kill ang gugusto nila. Sephiroth is still running, there goes the Maniac, gugusto na Savage. Sephiroth may nabol dito, there goes the Savage for the side of execration, and they take down game number 2. Grabe! Sa loob-loob na ng base yun, pero wala silang pake. Subscribe! Follow nyo sa Instagram. Skin giveaway! Skin giveaway! Skin giveaway, guys!